Ano pa? Ano pa ang mga darating sa'yo? Eto. Ace of Pentacles. And upright po ba yan? In reverse. So, in reverse na ito. Stability, opportunities, completeness. Kasi, bakit ko nasabing completeness? Kasi lahat ng elements nandito eh. Wala na magiging kulang pa. Mabubuon. O maybe yung person mo, yan, mabubuo na kayo, magsasama na kayo, ganun. Pwede rin abundance, no? Money, opportunity. Mabubuo na kayong dalawa kasi lahat ng, na ano to eh, elements. Nandiyan, no? Wood, fire, water, earth, and metal. Parang ganun ba? Para makumpleto na kayo, mabuo na kayo ba? Ayun na nga. Offer, huge offer from this person na hindi na siya nakahang o nakatali. Ah, tinali pala siya. Parang yung isip niya, yun, ginulo yung isip niya pati. Pinaclouded. Oh. Magkakaroon ng new beginning sa inyong dalawa, past person, man. Magkakaroon ng new beginning sa inyo niyan. Hindi na siya maging guarded pa. Kasi mawala na nga yung nagpapa-cloud sa isipan niya, magkaroon na yun ng clarity. Oh. And maging confident and stable na yan. Kasi, oh, hindi na yun mag-overthink pa. Mag-recover na yan sa anxiety, sa pag-overthink, mga ganyan. Oh. Yung isip ng isip na mawalang kwenta. Yung isip lang ng isip, walang ginagawa towards you, walang action. Kasi nga, may mga nagpapa-clouded ng isip niyan. May stable na yan siya. May stable yung person mo na yan. Matatagumpayan. Ay, nandito na si Jesus Christ at mga kapatid niya. Nalakas yan. Ilang baby na nakasama dyan. Mga ano na yan. Lima daw sila yun. Lima nga. Mga na, oo, mga lima nga sila. Sabay silang bumaba eh. Sa gitna si Jesus Christ eh. Dalawa sa kabila. Sa kabila, dalawa din. Parang ganun. Ganun na nga, sa gitna si Jesus Christ. Four of Cups. Queen of Swords. Ay, may malulungkot guys. Itong Queen of Swords. Bakit malulungkot? Kasi hindi kanya. Sino yung gusto nitong Four of Cups na to? Kung ano man dyan yung kanyang main energy. Ikaw ba? Yung person mo? Yung person mo? Kasi hindi niya hindi mapasa kanya eh. Covetous person mo. Hindi mapasa kanya yung person mo eh. Oh? May hopeless na yan. Hindi na siya makapag-take na action pa. Eh, maparusapan ng God yan. Ano pa? Ito kasi gagawa ng scheme, no? Oh? Kakasal kayo ng person mo na yan. May sekreto na ma-reveal na pinapanervyos nila yung person mo. Siguro nakaramdam ng nervyos yan. Person mo ang pinapanervyos nila? Person mo eh. Oh? Parang nadidestroy inside. Ninervyos yung person mo yun. Pinapanervyos nila para hindi makapag-take na action. Yun. Yun ang paraan nila para makontrol na yung person, para mapigilan. Ah, ito siguro yung Queen of Swords na yun. Pero, anong gusto sabihin sa'yo ng person mo? Itatagumpay yan. Gusto succeed yan. Bold and daring siya. Positive siya. Ito take siya ng action. Positive siya. Upright ba yan? In reverse.
Naka-recover daw siya sa mahirap na pinagdaanan niya. Parang binibigyan siya ng sakit, nervous eh. Naka-recover daw siya dyan. And what's with the 10 of cups in reverse? Doon sa sinasabi kang dumating si Jesus Christ sa vision ko. It's not a joke. Hindi ko din gawa-gawa yung punta na yun. Vision doon, tawag doon, hindi pa nag-inipan. Inaklarify ko pa. Kasi, hindi ko alam eh, o panaginip ang tawag doon, o vision. Sabi, vision daw. Yan. itong pamilya na to. Oh. Hindi na daw siya, recover din daw siya sa sakit na yan. Sa nervyos na. Inflika nila ng nervyos, guys. Binigyan nila ng nervyos. Ninenervyos yung person mo, gosh. Oh my gosh. So parang, naging ano yung person mo ba? Unstable. Naging, pagka mag-take siya, siguro siya ng action sa'yo o mag-isip na mag-take ng action sa'yo, ninenervyos na siya. O, parang ganun ba? O kaya, hindi pa siya ready right now na mag-take ng action sa'yo. Hinaharangan nila. Ito yung maharang pamilya na to. Ito yung nagbigay ng sakit sa person mo na nervyos. Yan ang nagpapaklouded sa isip ng person mo. At yan ang nang-inflict ng nervyos din sa person mo. Ay yung isa siguro. Ito bang Queen of Swords din? Yan ang nang-inflict ng o nagbigay ng sakit na nervyos sa person mo? Hindi. Ibang tao? Ibang tao pa? Ay, ibang tao. Ibang tao pa. Oh my. Oh, kailangan ma-release ng person mo yan. Baggage. Ano ba yung pantanggal ng nervyos ba? Ano yan? Spiritual attack yan, guys. O psychic attack, spiritual attack. Spiritual attack may tao dyan sa pagbigay ng nervyos. Hindi, psychic attack. Binigyan siya ng sakit eh. Psychic attack yan. Psychic attack siya, psychic attack. Kaya may baggage. Binubuhusan siya ng mga negative emotions. Negative emotions, see? Para ma-juggling siya. Negative emotion, negative thoughts, baggages, negativities. Kaya na-juggling to. Kaya na-review siya. Or, palipadangin pati. Bulong. Pwedeng bulong. Psychic attack. Yun ang panerbiyos sa psychic attack. Kung naman tawag dun. Psychic attack yan. May mga baggage siya. Kaya, yung mana sa psychic attack, ang bigat ng katawan. Ang bigat. Mabigat. Mas mabigat pa. Pag kinulam ka, hindi mabigat yung katawan mo eh. Pag na psychic attack, mabigat ang katawan mo. Parang, ang bigat talaga. Parang tinatamad ka. Ganon yun. So, yan na nga. Psychic attack yan. So, ito na lamang for collective reading. So, mabagoan po dito sa akin channel, please to subscribe at upunin yung kalimutan i-click ang bell button na sa ganun naman notify kayo sa mga susunod videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na rin sa ating comment section box, lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.